ang pananampalataya sa Diyos sa iba't ibang paraan na ipakikita tulad ng mga kasuotan ng mga paring Katoliko na puno raw ng simbolismo at kahulugan ang mga kulay at disenyo na mabusising ginagawa para mas maipahayag ang pananampalataya sa Diyos. Yan ang kwentong inalam ni Maris Umali. Magagarbo at detalyado. Iba't ibang kulay at mga disenyo. Lahat may kahulugan at sinisimbolo. Ang magkasintahang Mark at Rye hanap buhay ang paggawa ng kasuotan o liturgical vestments ng mga pari. Mahigit 6 na taon na rin nang simula nilang negosyong ito. Lagi kong naiisip, paano ko ba ma-share yung talent ko? Paano ba ako makakapag-serve kay God at saka sa mga tao ng Diyos, no, sa simbahan? And at the same time, alam ko kung saan kasi ako magaling eh. So magaling ako sa drawing, conceptualizing, designing. Ayun yung naging avenue para ma-express namin yung sarili namin sa art, makapag-produce ng magagandang vestment na gusto ko din ginagawa, na gusto namin ginagawa. And at the same time po, nakakapag-serve kami sa simbahan. Gumagawa rin sila ng scapulars, sacred linens at mga damit na santo. Pero mas malapit daw sa kanilang puso ang paggawa ng mga damit ng pari. Dahil si Mark at Rye, minsan ding pinangarap na maging pari. Ginusto ko po magpare dahil ginusto kong sundan si Kristo. Gusto ko pong gawin yung buhay na ginawa niya, na inalay niya yung buhay niya, yung sarili niya, sa pagsisilbi sa kapwa, pagsisilbi sa ibang tao. Bata pa lang ako, pinangarap ko na talaga na maging pari. Pagdating ko po ng elementary, nagkaroon po ako ng tsansa mapabilang sa mga sakristan doon sa parokya namin. Pero yun nga po, hindi po talaga natin kontrolado ang mga mangyayari. So hindi po ako nagkaroon ng pagkakataon na maituloy yung pangarap na maging pari. Sabi nga, many are called, but few are chosen. Just last year, sabi ko, I think it's not for me. And maraming way to serve the church. Ako naman kasi, naniwala ako since then. Baka yung calling ko na maging pari is redirection lang po talaga kung sa kung nasan ako ngayon. Sa Giginto, Bulacan ang kanilang patahian. Hands-on sila sa paggawa mula Alba, Kasulya at Estola. After natin sukatan, after mag-design, para maburda, meron tayong tinatawag na stamping. So yung stamping, para makuha natin yung lahat ng idinrawing, papahiran siya ng pinaghalong gaas at saka tina para manuot sa tela at saka para makapaggawa ng marks. So yung pinaka-design, eto na siya. Pagkatapos ng stamping, sunod itong buburdahan ang disenyong napili. Bukod po sa proseso ng pagbuburda, gamit ang makina, nagbuburda rin po kami sa pamamagitan ng kamay at naglalagay din po kami ng mga embellishments na tinatawag kagaya ng mga rhinestones, Swarovski crystals, pearls. Yan po yung ginagawa nila ngayon. Nag-e-embellish po sila. Masinsing bubuuin ang damit. After buuin yung damit, ititrim nila. Ibig sabihin yung mga excess na sinulid dito, kailangan nilang tanggalin para mas makita yung detalye ng design. At yung likod nun, may tinatawag na pilon. Tirable na pilon siya, ibig sabihin, madali siyang punitin at tatanggal. Pag ito hindi tinanggal bago laban, ang mangyayari, magbubuhulbul siya. Sa damit ng mga pare, ang rate namin, nagsisimula kami sa mga plain. Ayan, 1,500. Tapos meron kaming tinatawag na mga regalia originals. And usually, nagre-rate siya ng more than 10,000 o makabot ng 15,000 pesos or even more. Dapat alam mo na ang bawat kulay ng damit ng pari ay may kahulugan. Puti para sa kalinisan at kagalakan. Ginagamit ito kapag ka panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, Pasko ng Pagsilang, kapag kakapistahan ng Mahal na Birhen, po pwede rin yung puti. Pula naman para sa pagsasakripisyo o martyrdom. Tanda ito ng pag-aalay ng sarili. Yung pinaka-martyrdom katulad ng ating dalawang Pilipinong santo, kay San Lorenzo Ruiz at saka kay San Pedro Calungsod. Ginagamitan ito ng kulay-pula. At yung pula din ay ginagamit kapag ka Linggo ng Palaspas, kapag ka Biyernes Santo, kapag ka kapistahan ng pagpanaog ng Banal na Espiritu. Berde naman ang sumisimbolo sa pag-asa. Pag-asa na tayo ay tutungo sa Panginoong Hesukristo. Ginagamit ito kapag ka karaniwang panahon. At lilaw-violet ang sumisimbolo sa pagdadalamhati. Ito'y ginagamit sa dalawang panahon, yung panahon ng Adyento at yung panahon ng Kwaresma. Meron pang mga ibang kulay na ginagamit din, katulad ng kulay pink o yung rosas, ito'y ginagamit ng 2 beses lang sa isang taon. Tapos yung black, yun ay ginagamit lang kapag ka talagang para sa misa lang sa patay. Kailangan basbasan ang mga damit ng pari bago ito gamitin sa misa.
Tanging mga pari o yung mga naordinahan lang ang pwedeng magsuot ng liturgical vestments. Kapag nasira naman o luma na ang damit ng pari, hindi ito basta pwedeng itapon. Hanggat mari, hindi ito dapat sunugin, hindi ito po pwedeng itapon kung saan-saan. Dapat ito ay nakatabi dahil ito ay isang banal na bagay, no, na ibinasbasan at ginamit. Ang maayos na kasuotan ay isang paraan ng paggalang sa simbahan. Ang mga kulay at disenyo ng damit, nagiging paraan din ng pagpapahayag at pagsamba sa Diyos. Ako si Mariz Umali at yan ang kwentong Dapat Alam Mo.